Matapos ang mga pangyayari, minabuti ni Manong Alejandro na dalhin sa kubo ang sundalo upang gamutin ang iilan itong sugat na natamo. Bagaman nakapas lang yon ang isa sa mga kakarma, alam nilang wala silang karapatan magpataw ng kaparehas na parusa sa kadahilanang nasisiguro nila na hindi rin kagustuhan ng sundalong yon ang tumungo sa kanilang lugar para pumatay. Bago tuluyang pagpahingahin ni Manong Alejandro ang sundalo, minabuti niyang makausap ng masinsinan si Rakim. Ayaw niya kasing lumipas ang gabing yon na may kinikimkim itong galit sa kadahilanang maaari itong maging sanhi para magkaroon ng lamat ang kanilang mga plano na siyang ikakabagsak ng kanilang grupo. Dahil sa ayaw noong makinig ni Rakim sa mga pagtawag ni Manong Alejandro kung kaya't personal niya itong tinungo sa baryo. Pagdating nila doon, bumungad sa kanila si Rakim na nakaupo sa labas ng kanyang bahay habang tulala sa kawalan. Rakim, maaari ka bang makausap? Bungad na tanong ni Manong Alejandro. Nang marinig ito ni Rakim, dali-dali din naman yung napatingin sa kanila habang sumasagot ng... Pwede naman, Ginoong Alejandro. Pero huwag kayong umasa na papanigan ko ang inyong mga plano. Demonyong sundalong yon, mamamatay ng aking kapatid. Kesa alagaan natin siya, patayin na lang natin. Patas lang din naman kung iisipin. Pumatay siya ng kalahi ko, kaya dapat na mamatay din siya. Nang marinig nila Manong Alejandro ang sinabi nito, bahagya naman silang napatahimik upang mabigyan ng boses ang lahat ng hinaing ni Rakim. Kinakailangan nilang pakinggan ang bawat isa sa kanila upang maiwasan yung humantong sa hindi pagkakaunawaan. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ni Rakim sa nais niyang mangyari sa sundalo, wala namang naisagot dito sila Maximo. Nang dumating sa puntong nanahimik na si Rakim, doon pa lamang nag-umpisang magpaliwanag si Manong Alejandro. Rakim, naintindihan ko ang galit mo. Pero biktima lang din ang sundalong yon ni Protasio. Hindi mo ba nakita ang kanyang mga mapuputing mata nang iminulat ko ito? Indikasyon yon na siya ay nasa ilalim ng kontrol ng isang demonyo. Kung ikaw sa katayuan niya, makakapayag kang pagbayarin mong kasalanang hindi mo naman ginawa. Oo, masakit ang mamatayan ng kapatid, pero mas masakit ang pumatay ng taong hindi gumawa ng karumal-dumal para lamang mapawi ang iyong galit. Subukan mong magpatawad, Rakim. Ikabubuti yan ng iyong puso. Mahinahong sagot naman ni Manong Alejandro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kahit papaano, dahan-dahan namang napapawi ni Manong Alejandro ang galit ng pinuno ng mga kakarma. Bagaman malupit si Rakim, alam ng maestro ni Maximo na meron itong mabuting puso. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa nais niya. Ang tanging naging katanungan na lamang nito ay kung ano ang kanilang gagawin sa oras na makaharap nila ang mga kinokontrol na sundalo. Nasisiguro ni Rakim na hindi nila kayang iwan ang buhay ang mga yon, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na meron itong tangan-tangang armas na kayang pumatay sa kanilang lahi. Nang marinig naman ni Manong Alejandro ang hinaing ng kanyang kaibigan, mariin niyang inilahad dito ang hindi pag-aalangan na kumitil para mailigtas ang kanilang mga buhay. Wala din naman silang magagawa sa kadahilan ng kahit anong gawin nila, hindi nila mapipigilan ang mga sundalong nagwawala. Matapos itong mapag-alaman ni Rakim, agad naman yung nagpasalamat kay Manong Alejandro ukol sa naging pasya nito. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali din naman silang bumalik sa kubo ng matanda upang maipagpatuloy ang kanilang naantalang pag-uusap. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang sundalo na kasalukuyang binabantayan ng napakaraming kakarma. Karamihan sa mga nilalang na naroon ay hindi umiimik
na parabang napipilitan lamang ang mga ito na magbantay. Dahil sa nasilayan noon nila Maximo, agad naman nilang pinaalis sa lugar ang mga nilalang. Nang silang apat na lamang ang natira, muli nilang kinausap ang sundalo ukol sa plano ng mga kasama nito. Hindi nila maaaring ipagsawalang bahala ang mga bagay na yon, gawa ng masyadong mapanganib para sa kanila ang mga musang na armado ng lihim na karunungan. Ayon kay Maximo, para malabanan ang puwersa ng mga ito, kinakailangan nilang mahanap ang eksakto nitong pinagtataguan bago pa man mapasok ang hanay ng kanilang tagapagbantay. Masyadong mahirap na kasing hanapin ng mga sundalong yon sa oras ng digmaan, gawa ng hindi yun nananatili sa isang pwesto lang. Kapag nakapas lang ang mga musang ng kanilang mga kalaban, mabilisan yung lumilipat sa ibang lugar na siyang magiging mahirap sa kanila. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpa siya si Manong Alejandro na magbigay ng abiso ukol sa mga sigalot na kanilang mararanasan sa mga susunod na araw. Hindi din nila maaaring ipagsawalang bahala ang pagpapaigting ng mga trensera at bantay sa paligid para masigurong walang kahit ni isang musang ang makakapasok ng hindi nila matutunugan. Nang makaalis na si Rakim sa kanilang tahanan, agad namang pumasok sila Maximo sa loob nito. Kasakasama nila noon ang sundalong walang imik na parabang naghihintay lamang ng pagkakataon para ito'y kanilang kausapin. Sa pag-upo nila sa sala, doon na nila mahinahong kinausap ang sundalo ukol sa mga naaalala nito. Tiwala naman noon sila Maximo na magsasabi yon ng totoo sa kadahilanang wala yung kaide-ideya sa lugar na kinaroroonan niya. Ginoo, mawalang galang na sa'yo. Maaari bang malaman kung papaano ka napadpad sa lugar na ito? Kung hindi mo kasi naitatanong, kaya ka na pa rito dahil ikaw ay aming nadakip sa salang pagpatay sa isa naming kapatid. Pero huwag kang mag-alala, marunong kaming umunawa ng kapwa. Kapag inilahad mo sa amin ang iyong pakay, ikaw ay mapapawalang sala. Mahinahong wika ni Maximo sa sundalo. Pumatay? Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo, Ginoo. Sa katunayan, wala ako naalala nang ako'y umalis sa aming kuta. Sino ba kayo? Ano bang lugar to? Nagtatakang sagot naman sa kanya ng sundalo. Nang marinig nila ang sinabi nito, doon na nila marahang ikinuwento ang nagaganap na pangyayari bago nila ito nadakip. Ni isang kataga ay hindi nila piniling magsinungaling sa sundalong yon sa paniniwalang ito ay kanilang kakampi at hindi kalaban. Matapos mapag-alaman ng sundalo ang mga bagay na yon, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad kay Maximo ang mga bagay na kanya lamang naaalala. Ayon dito, wala siyang natandaang lumabas ng kanilang kuta sa kadahilanang hindi pa naman nakakapagbigay ng misyon ang nakakataas sa kanila. Ang tanging natatandaan niya lamang noong mga oras na yon ay ang pagsidatingan ng mga sibilyan sa loob ng kanilang kampo kasakasama ng 7 musang. Bagaman naging palaisipan sa sundalo ang pagiging malapit ng sibilyan sa kanilang pinuno, wala siyang nagawa kundi ang manahimik at magsawalang kibo. Sa pagsapit ng gabi, maaga pa silang nakatulog sa kanilang kubo, gawa ng nakaramdam sila ng labis na pagkaantok sa kanilang buong katawan. Pinilit pa nila yung labanan pero hindi naglaon na naig din ito. Sa paggising niya, yun na ang panahon na nagawa niyang masilayan ang magmaestro na naroon sa kanyang harapan. Dagdag pa ng sundalo, matindi ang kanyang kutob na ang sibilyang yon ang may kinalaman sa mga pangyayari. Nang marinig nila Maximo ang sinabi nito, doon na sila medyo napanatag gawa ng nasiguro na nilang walang kasalanan ng sundalo. Ilang minuto pa ang lumipas, napilitan namang tanungin ito ni Manong Alejandro nang, Ginoo, may pamilya ka ba? Meron ho. Nasa probinsya ho namin sila.
Bakit niyo ho natanong? May masama ho bang mangyayari sa akin dito? Sagot naman sa kanya ng sundalo. Matapos nitong makapagsalita, buong tapang naman itong tumitig sa kanila na parabang hindi nito alintana ang panganib na kanyang kinakaharap. Dahil sa katapangan ng sundalo noong ipinamalas, kung kaya't napilitan silang gamitin nito para matagumpay na magawa ang kanilang plano. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Manong Alejandro ang tungkol sa kanyang binabalak. Bago niya tuluyang ibunyag sa sundalo ang kabuuan ng kanilang plano, sinigurado niya muna ditong totoo ang nararamdaman nitong pagtulong sa kanila. Halos sinubaybayan nila yon ng ilang araw, masiguro lamang na hindi sila nito tatraydurin. Nang wala naman silang nakikitang kaduda-duda sa sundalong yon, doon na sila nag-umpisang makiusap ukol sa gagawin itong pagmamanman sa loob ng kampo. Kukuha yon ng mga impormasyon sa mga musang nang sa gayoy madali nilang mahulaan ang mga susunod nitong binabalak. Dahil sa hindi naman gaanong mahirap ang pinapagawa ni Manong Alejandro, kung kaya't madali nilang napapayag ang sundalo. Nang handa na ito, agad naman nila yung pinalabas sa kanilang teritoryo kasama ang mga tikbalang na magsisilbi nitong mga mata at tagadala ng sulat. Sa pag-alis ng sundalo sa kanilang kubo, tanging paghintay na lamang ang ginawa nila Maximo. Matindi ang kanilang pananalig sa lalaking yon, gawa ng doon nakasalalay ang kanilang mga plano. Makalipas pa ang isang araw, bumalik ang isang tikbalang daladala ang kasulatang ibinigay ng sundalo. Nang masipat yon nila Manong Alejandro, agad naman nila yung binuksan upang basahin ang nilalaman nito. Ginoong Alejandro, tama nga ang hinala ninyo. Ang mga musang nagpaplano ng paglusob. Wala silang ititirang buhay sa inyo, maliban sa iyong disipulo. Ayon sa mga narinig ko, magaganap ang kanilang pagsalakay sa huling linggo ng buwang ito. Pinaghihinalaan ako dito may ginagawang kakaiba, Ginoo. Maaring ito na ang huling liham na may papadala ko sa inyo. Patawad, pakisabi na lang sa pamilya ko na mahal ko sila. Dahil sa nabasa nila sa sulat, hindi mapakali noon si Maximo sa kanyang kinaroroonan. Ayaw na ayaw niya kasing makaranas ng ganoong pakiramdam, lalo pat na pagdaanan na din niya ang ganoong bagay. Kahit hindi masyadong malapit sa kanya ang sundalo, labis pa rin siyang nasasaktan sa kadahilanang naging kaisa na nila ito. May mga naitulong na din yun sa kanila kahit papaano, kung kaya't walang rason para talikuran nila ito. Matapos nilang malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang kasama, agad namang bumuo ng pangkat si Maximo na magliligtas dito. Kinausap niya noon si Rakim ukol sa kanyang nais, nang sa gayoy mabigyan siya nito ng mga mandirigma na sasabay sa kanyang paglusob. Dahil sa kanyang matinding pagnanais na mailigtas ang sundalo, kung kaya't maging ang kanyang maestro noon, hindi siya napigilan sa kanyang plano. Tiwala naman yun sa kanya kahit papaano, gawa ng alam nitong maingat sa paggawa ng mga pagpapasya si Maximo. Bago nila nilisan ang kanilang kubo, binilinan siya ni Manong Alejandro ukol sa mga bagay na kanyang kinakailangang gawin sa oras ng kagipitan. Ayon dito, kapag naipit na sila sa loob ng kampo, tawagin niya lang sa pamamagitan ng usal ang mga tikbalang na siyang magbibigay sa kanyang maestro ng isang hudyat ukol sa mga nagaganap sa paligid. Yun lamang ang nag-iisang paraan noon kung nais nilang humingi ng tulong sa mga kakarma na nasa loob ng teritoryo nila. Matapos mapag-alaman ni Maximo ang bagay na yon, dali-dali naman siyang tumalikod sa kinaroroonan ni Manong Alejandro. Huwag kayong mag-alala, maestro. Alam ko na ang gagawin ko. Magkita-kita na lang ho tayo mamayang umaga. Wika ni Maximo habang nagpapaalam. Sige, iho. Mag-iingat kayo. Sagot naman ang kanyang maestro. Ilang minuto pa ang lumipas
kasalukuyan nangang naglalakad si Maximo kasakasama ang apat na mandirigmang kakarma. Hindi nakikipag-usap ang mga ito sa kanya, gawa ng maigi ang ginagawa nitong pagramdam sa buong paligid. Dahil sa ilang minuto na sila noong nananahimik, napilitan naman noong magsalita si Maximo para makipaglapit ng loob sa mga ito. Sa pagtanong niya sa mga nilalang na yon, napapansin niyang sumagot yon sa kanya ng pabulong habang patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Nang hindi na maatim ni Maximo ang ginagawa ng mga ito, bigla naman siyang tumigil sa kanyang paglalakad habang nagsasabi ng, "Hindi ba kayo maaaring maging mahinahon at kalmado? Malayo pa tayo sa kampo. Nasisiguro kong wala ditong mga sundalo. Kumalma lang kayo mga Ginoo, hindi tayo mapapahamak sa misyong ito." Dahil sa sinabi nito, kung kaya't agad din namang tumigil ang mga kakarma sa kanilang paglalakad ng mabilis. Pagsilay nila noon sa kinatatayuan ni Maximo, dali-dali naman silang lumapit para humingi ng kapatawaran. Matapos ang kanilang pag-uusap, mas naging maayos na ang kanilang paglalakad patungong baryo. Tumatawa na din noon ang mga kakarma sa pag-uusap nila dahil sa mga pabirong pakikitungo ni Maximo. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang baryong pinagkukutaan ng mga militar. Sa labas ng bahagi nito ay maraming tagapagbantay na siyang magpapahirap sa kanilang lapitan ng lugar. Habang pinagmamasdan noon nila Maximo ang buong paligid, doon na nila maiging pinag-aralan ang oras ng pag-alis ng mga bantay. Napansin kasi nila noong may salitan ang mga ito na siyang magiging susi sa kanilang pagpasok ng hindi natutunugan. Halos tumagal din ng ilang oras ang kanilang pagmamanman hanggang sa dumating ang puntong naganap na nga ang pagkakataong kanilang pinakahinihintay. Sa pagpansin ni Maximo sa pag-alis ng mga sundalo, dali-dali naman niyang inabisuhan ang kanyang mga kasama ukol sa gaganapin nilang pagpasok. Nagawa na din noong maamoy ng mga kakarma ang eksaktong kinaroroonan ng sundalong ililigtas nila, kung kaya't sa madaling panahon, magagawa nilang makatakas sa lugar. Pagpasok nila noon sa kampo ng mga militar, dali-dali namang tinungo nila Maximo ang kubo ng sundalo. Ginamit niya ang pinakamalakas na sabulad niya sa buo niyang pangkat upang hindi sila madaling matunugan ang hukbo ni Protasio na nagpapahinga sa paligid. Nag-anyong anino na din noon ang mga kakarma, hudyat ng pagiging handa nito sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbagtas ng daan, kitang-kita ang iilan sa mga sundalo na natutulog malapit sa siga ng apoy. Ang iilan sa mga ito ay nakaduyan sa mga sanga ng puno habang mapayapang nagpapahinga. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang masipat nila ang dalawang musang na umaaligid habang panay ang ginagawa nitong pag-amoy sa hangin. Alam ni Maximo na nararamdaman siya ng mga ito, subalit nasisiguro niyang wala yung kaide-ideya sa eksaktong kinaroroonan nila. Maya-maya pa, tanging paghinga na lamang ng malalim ang kanyang nagawa nang mapansin niyang tuluyan na yung lumalayo sa kanilang kinaroroonan. Sa pagkawala ng mga ito sa paligid, muling ipinagpatuloy nila ang paglalakad patungo sa kubo ng sundalo. Pagdating nila sa eksaktong kinaroroonan nito, bumungad sa kanila ang limang sundalong nagbabantay sa buong paligid. Dahil sa pangyayaring yon, biglang pumasok sa isipan ni Maximo na maaaring itinuring ng isang taksil ang kanilang pinagkakatiwalaan sa loob ng kampo. Kahit imposible na para sa kanila na pasukin ang lugar na yon, nagpumilit pa rin silang gawin ito alang-alang sa kaibigan nilang nalalapit ng patawan ng kamatayan ni Protasio. Habang papalapit sila sa lugar, marahan namang inihahanda ni Maximo ang kanyang sibat at kalasag upang maprotektahan siya nito sa tiyak na kapahamakan. Sa pagbigay niya ng hudyat sa kanyang mga kasamang kakarma,
Mabilis na naman itong pinaligiran ang buong paligid na halos matakpan na nito ng husto ang ibinibigay na liwanag ng buwan. Dahil sa ginawa ng mga kasama ni Maximo, kung kaya't napilitan namang magpaputok ng mga armas ang sundalo. Paulit-ulit nila yung ginawa hanggang sa dumating ang puntong matagumpay na nakapasok si Maximo sa loob ng kubo ng sundalo. Pagbungad sa kanya ng kanilang kaibigan, nadatnan niya itong nakagapos ang kamay at paa at merong busal ng damit sa bibig. Sa likurang bahagi nito ay naroon ang isang musang na meron ding sapi ng kapangyarihan ni Protasio. Dahil sa kanyang mga nakita, walang pag-aatubili naman niyang sinunggabanang nilalang upang madali niya itong mapaslang. Sa puntong yun, muling nanumbalik sa kanyang katawan ang kanyang galit sa mga musang noong mga panahong pinatay nito ang itinuturing niyang ama magmula noong siya ay bata pa. Sa pagbagsak ng musang dahil sa kanyang pagsunggab, buong lakas naman niyang tinawag ang sibat ni Ahum at kasabay nito ang buong lakas niyang pag-unday ng sibat sa kahit na anong parte ng katawan ng musang. Patuloy naman yung nakikipaglaban sa kanya sa pamamagitan ng pagsaksak din sa kanyang katawan ng isang kutsilyo, subalit ipinagsasawalang bahala niya lang ito. Habang nararamdaman ni Maximo ang pagtarak ng kampit ng musang, mas lalong tumataas ang kanyang pagnanais na yon ay kitila ng buhay. Paghawak niya sa leeg nito, buong lakas naman niya yung tinarakan ng sibat sa ulo at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtayo para kalaga ng kaibigan nilang sundalo. Ginoong Maximo, ba't ho kayo na pa rito? Hindi na dapat kayo pumunta. Masyadong maraming kaaway sa lugar na to. Wika ng sundalo, pagkakalag ni Maximo sa taling nakapulupot sa kanyang buong katawan. Huwag mo nang alalahanin ang bagay na yan. Iligtas mo ang iyong sarili para sulit ang aming pagpunta rito. Sagot naman ni Maximo habang panayang pagsilip sa labas ng kubo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling sa musang ang kanyang paningin nang masipat niyang dahan-dahang naglalaho ang sibat ni Ahum na nakatarak sa noo nito. Sa puntong yun, doon na siya dahan-dahang kinabahan sa kadahilan ng maaaring nagtaglay din ito ng abilidad at kapangyarihan ni Protasio. Inaasahan na din niyang hindi magiging madaling kitila ng buhay ang mga musang, gawa nang yon ang pinakapinuno ng mga sundalo na namamahala sa baryo. Sa muling pagbangon nito, agad naman yung napatitig sa kanilang kinatatayuan habang nagwiwika ng Maximo! Ikaw nga, Maximo. Nagkita na naman tayo. Sa wakas, malilipol na din namin ang tuluyan ng natitirang miyembro ng rebeldeng nagbigay salot sa lugar na ito. Ihanda mo na ang iyong sarili sapagkat ipapalasap ko sa iyo ang parusang nararapat sa mga katulad mong taksil sa gobyerno. Nang marinig ni Maximo ang sinabi nito, dali-dali naman niyang tinadyaka ng pinto, subalit nang akmang lalabas na siya, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang mabilisang pagpulupot ng isang latigo sa kanyang leeg. Paghila ng musang na yon sa latigong yon, mabilisan naman itong nakaladkad si Maximo na siyang naging sanhi upang siya ay mahiwalay sa kaibigan nilang sundalo. Pagsipat niyang medyo nag-aalangan pa itong iwan siya, buong tapang naman niya yung sinigawan na umalis na para mapuntahan ang kanilang mga kasama na patuloy na nakikipaglaban sa labas ng kampo. Pagkarinig dito ng sundalo, dali-dali naman yung kumaripas ng takbo patungo sa mga kakarma. Si Maximo naman noon, ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para makapiglas sa latigong nagpapahirap sa kanya. Dahil sa kalasag na bumabalot noon sa kanyang katawan, kung kaya't kahit papaano'y nagagawa niya pa ring maprotektahan ang kanyang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang dahan-dahang paghigop ng musang sa kanyang kaluluwa. Wala ka nang mapupuntahan, Maximo! Ito na ang katapusan ng buhay mo!
Okay, nako, kawawa naman si Maximo, no? Pero nabibilib lang ako kay Maximo kasi sobrang bait niya. Isipin niyo yun. Wala naman siyang pakialam dapat dun sa sundalo, pero gumawa pa siya ng parang secret mission ba, kung tawagin? O mission para sa sarili niya, para iligtas yung sundalong yun. Ang galing, ang ganda ng karakter ni Maximo. Mula sa pagiging rebelde, tas unti-unti siya nauhubog, di ba? Pero yung 17, sunod kagad natin yan, baka bukas. At saka 18, dalawa yun. Para naman hindi na rin kayo mabitin. Yun lang. Salamat.